Magandang gabi mga sangkay. Mula noon hanggang ngayon na malapit na ako magsisinta, loyalista ako mga idol. Galit yung mga buhaya kay Sara. Nagkakagulo sila ngayon. Baliw na raw si Sara Duterte, mga idol. Sarili ko lang opinion ito. Sarili ko lang. Tungkol sa nangyayari ngayon dyan sa Congress. Dahil bumalat si Sara ng below the belt. Alam nyo, sa inyong, para sa inyong kalaman, mula pa ako nung high school, hanggang ngayon malapit ako magsisinta, loyalista ako, pro Marcos ako. Dahil nagbinata ako panahon ng martial law. Kahit martial law, sabi nila ay magulo daw yung martial law, marami daw violation, pero hindi. Kaya nga ako naging pro Marcos eh. Believe ako dun sa senior. Ngayon, sa panahon ni Bongbong, isa lang ang binibilipan ko sa kanya. Yung stand niya, yung paninindigan niya tungkol dyan sa West Philippine Sea against China. Thumbs up niya sa akin dyan. Pero sa mga project, mga idol, wala pa siyang naumpisahan. Yung mga project ngayon na pinupuntahan niya na may mga inauguration o sa mga natapos, project pa yan ni Duterte. Siya, higit 3 taon na, wala pa siyang naumpisahang project na infrastructure. So hanggang ngayon, daldal pa rin siya. Ako ha, maliwanag na ako, pro Marcos ako noon pa hanggang ngayon. Pero yung ginagawa nila sa Vice Presidente na si Sara, hindi tama yun. Hindi tama yun. Bakit si Sara lang ang pinupuntirya nila tungkol dyan sa mga budget na yan na paggamit ng pundo? Iniimbestigahan nila yun. Bakit yung sa presidente na pundo, na budget, bakit walang nag-iimbestiga? Yun yung number one katanungan. So, maliwanag na pinupolitika nila si Sara kasi nga, malakas yan na presidentiable sa darating na eleksyon. Pero yan naman si Sara kasi walang planong tumakbo yan. Apaka presidente. Kahit nga vice presidente, walang planong tumakbo talaga yan. Kinumbinsi lang nila Aimee yan na tumakbo na running mate ni Bongbong kasi tatalunin talaga sila ni Lenny Robredo. Kaya kinumbinsi nila yan si Sara na maging running mate ni Bongbong Marcos. Walang plano yan tumakbo kahit vice presidente, presidente, walang plano yan si Sara. Pero sa nangyayari ngayon mga idol, ha? Dun sa pagkaliwat ka ng banat sa kanya, baka tumakbo yan pagka presidente sa susunod na eleksyon. Dahil sa ginagawa nila. Kasi obvious naman eh. Obvious na obvious. Alam niyo yan si Romualdez, mga idol. Ako, nandito ako sa Tacloban. Romualdez, mga Romualdez, taga Tacloban yan. Mga wariwara yan. Pero pumunta kayo mga idol sa Tacloban. Wala sa ayos, marumi. Lalo-lalo na yung palingki dyan sa Tacloban.
mga idol. Tugyot, nanggigitata, ang baho. Wala talaga sa ayos. Wala sa ayos yung sa lahat ng palingki na puntahan ko, yung Tacloba nang wala sa ayos. Itagay dyan si Romualdez, mga idol. Yung ubod ng yabang dun sa Congress. Itagay dyan yan sila, sa Tacloba. Mga Romualdez. Pero kung mapuntahan nyo yung Tacloba, wala sa ayos. Kaya walang ipagmamayabang yung tao na, kaya bangan lang. Pera lang ang ano yung mga yan, kaya sumikat mga yan. Ngayon, sabi nga nila, si Sara daw baliw na. Dahil dun sa mga sinasabi niya na hindi maganda dun sa presidente. Alam niyo mga idol, doon mo makikita kung sino yung totoo tao. Na walang iniiwasan niyang sino masasagasaan. Ganyan yan si Sara. Kahit ako pro Marcos ako, pero hindi ko gusto yung ginagawa nila kay Sara. Kasi sila, karamihan doon sa Congress, sa Senate, mga ano daw sila, mga disente. Ha? Disente pananalita, mga edukado daw, pero ang totoo yun, hindi pa nakakain ang ginamos sa mga yan, mga idol. Alam nyo ba yung ginamos? Baguong. Ay ano sa mga nakakaintindi, hindi maganda yung ginagawa nila kay Sara. Pang-iipit yan, pang-gigipit. Ngayon, gumaganti na. Ha? Gumaganti na. O baka naman nililis lang nila yung isyo. Ha? Nililis nila yung isyo. Tingnan mo ngayon na wala na ang isyo tungkol kay Alice Goo. Maraming sangkot doon ng mga politiko. Diyan sa Kongreso at sa Senate. Maraming nagkapera diyan sa pugo. Kaya ang ginawa nila ngayon, nilihis nila yung isyo. Ha? Binibirahan nila si Sara para mapunta naman doon yung isyo. Kita mo, tahimik ngayon si ang tungkol doon kay Alice Goo. Yun ang mahirap dito sa Pilipinas, mga idol. Alam kasi ng administrasyon na treat si Sara sa kanilang ambisyon sa susunod na presidential election. Kaya pilit pa na, ngayon pa lang pilit na nilang binabagsak yan. Ang hindi nila alam, yung ginagawa nilang yan kay Sara ay lalo silang mababawasan ng boto. 31 million daw ang bumoto kay Marcos. Malabo, hindi totoo yun. Kung wala si Sara, hindi siya maka 31 million. Talo pa siya ni Lini. Baka talunin pa siya ni Lini. Kasi si Lini Robredo nakakuha ng 16 million votes noong nakaraan. Kaya nga yun ang dahilan, kaya pinilit nila, nakumbinsin talaga si Sara na mag-running mate ni Bongbong para madala si Bongbong sa boboto kay Sara at talunin si Lini. Yun ang totoo, mga idol. Ako wala akong kinikilingan. Doon sa mga ibang vlog ko, wala akong kinikilingan. Pro Marcos ako. Matagal na. Wala pa naman kay high school. Hanggang ngayon, magsi-16 na ako. Pero yung nakikita kong ginagawa nila kay Sara, hindi yung maganda. Hindi maganda. Kasi yung kapanahon naman ng kanyang ama na si Digong, si Rodrigo Duterte, approve din sa akin yung ginagawa noon lahat. Approve. Isa lang yung ayaw ko. Yung approach niya sa China, masyadong malambot. Bukod doon, approve din sa akin yung pamamalakad ng tatay niya. May ngipin. Yung kanyang pagiging presidente, may ngipin. Marami natakot. Pero ang nasasabi ko lang sa inyo, believe ako dun sa ama ni Bongbong Marcos, si Ferdinand Marcos. Dun ako believe.
Pero dito kay Bongbong Marcos, hindi gaano. Puro pala siya daldal ngayon mga idol. Magtatlong taon na mahigit, wala pa siyang project. Infrastructure wala pa. Puro siya inauguration. Yung mga inauguration niya, marami nang natapos yun sa pinagawa ni Duterte. Naubod naman talaga ng dami yung pinagawa nila. Pero si Bongbong Marcos wala pa. Hanggang daldal pa lang mga idol.